Sa Game 2 ng PBA Finals sa pagitan ng Token Text Tropang Giga at Barangay Ginebra, may mga reports na hindi daw makakalaro si Ray Parks Jr. dahil may injury. May mga nagsasabi na baka diskarte lang daw ito ng Token Text para hindi paghandaan ng Barangay Ginebra si Ray Parks Jr. Subalit mukhang hindi naman ito big deal para sa Barangay Ginebra dahil kung maglalaro man si Parks o hindi, walang balak ang Barangay Ginebra na baguhin ang kanilang preparasyon kontra TNT. Tara na at pag-usapan natin yan mga paps, pero bago ang lahat, please like the video. At sa mga bago pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para wala kang mamintis sa mga videos natin. Huwag na natin patagalin to. Tara, let's go! Matapos ang magandang performance ni Ray Parks Jr. sa Game 1 ng PBA Finals kontra Barangay Ginebra, ay may mga reports na lumabas na baka hindi daw ito makalaro sa Game 2. Kung ating matatandaan, sa 3-minute mark ng 4th quarter ay kapansin-pansin na paika-ika itong si Ray Parks Jr. Pero sa kabila ng kondisyon ay pinilit pa rin ni Ray Parks tapusin ang laro hanggang sa ma-foul out siya. At kinabukasan nga ay naglabas ng statement ang Token Text Tropang Giga tungkol kay Ray Parks Jr. na posibleng hindi daw makalaro sa Game 2 ng PBA Finals kontra Barangay Ginebra. May mga ilang fans naman na hindi naniniwala sa report na ito. At sinasabing gawa-gawa lang daw ito at baka strategy lang daw ito ng Token Text para hindi sila paghandaan ng Barangay Ginebra, partikular si Ray Parks Jr. Ayon naman kay Coach Tim Cohn, may injury man o wala, makakapaglaro man o hindi, wala daw silang babaguhin sa kanilang mindset at preparasyon kontra Token Text Tropang Giga. Dagdag pa ni Coach Tim Cohn ay ina-assume pa rin daw nila na makakalaro pa rin si Ray Parks Jr. sa Game 2. Bagamat nanalo ang Barangay Ginebra noong Game 1, hindi pa rin daw masaya si Coach Tim Cohn sa nangyari dahil free throw lang daw talaga ang naging diferensya sa laban. Dahil alam naman natin na kung pumasok talaga yung last free throw ni Ray Parks, eh malamang delikado talaga ang Barangay Ginebra. Kaya naman para kay Coach Tim Cohn, ang mga susunod na laban ng Barangay Ginebra ay dapat much better daw ang kanilang opensa at depensa kung gusto daw nilang manalo sa seryeng ito. Malalaman din natin sa Game 2 ang mga ginawang adjustment ng dalawang coach ng TNT, isa lang pala, para manalo o makabawi sa Barangay Ginebra. At syempre, abangan din natin kung talaga bang hindi makakalaro si Ray Parks Jr. sa Game 2. Ang dami kasing nagsasabi na diskarte lang daw talaga ito eh. Pero para sa akin mga paps, hindi magandang biro ang injury. Kaya siguro naman hindi sila gagawa ng kwento, di ba? Doubtful kasi ang term na ginamit ng TNT, so posibleng hindi maglaro, posibleng maglaro din. Kayo mga paps, anong opinion nyo tungkol dito? Comment mo na yan dyan sa comment section down below at babasahin natin yan. At syempre bago tayo matapos, shoutout kay Jerome M, Ipe Montoya, May Lagahit, Leotor Panganiban, Riza Beyop, Paul Tejido, Karengay Pascual. At sa mga mahilig mag-zumba dyan, subscribe na kay RH Dance Fit. And that's it for now mga paps. Maraming salamat sa panonood and see you again para sa ating next video. God bless!